Hi guys, I'm Gabriel Umali. I'm 21 years old and I'm from Quezon City. Hi, I'm Dior. I'm 22 years old from Pasig. Hi guys, I'm Paulo Reyes, 26 years old from San Fernando, Pampanga. Hi guys, we're back again dito sa ating part 2 interview and everything like that. So okay guys, let's proceed to the next question. First question for the second part is, can you tell if your guy friend is a gay? May radar ka ba ng ganyan? Yeah. Ako ano, wala ako nun. Awkward ako na-identify ko. Kasi sa family namin, yung tita ko kasi, lesbian. Tapos sa side nila, maraming gay na trans. So nakita ko yung mga galaw. Ako wala talaga, hindi ko alam. Tapos minsan nagugulat ako, yun ang problema ko eh. Kasi nga, yun nga, mapalalaki or babaeng kaibigan. Sobrang attached ko. Tapos hindi ko alam na gay sila. Magugulat na lang ako, bigla silang umaamin sa akin. Tapos doon ako nagugulat, nawiwindang ako. How do you handle gay proposal in general? High school ako. Kasi yung school ko dati, high school sa Malabon siya, meron talagang laging nag-aabang sa labas ng school namin, tapos sunod na sunod sa akin. Dinededmo ko siya, hindi ko kinakausap kahit na magkatabi lang kami. Okay, hindi talaga ako interested eh, pero di okay lang. Sinasabi ko, uy, doon nga, mga ganong biruan, nagigets na rin naman nila. What about you, Pao? Simple lang. Hindi. Halimbawa, kasi madalas yung mga pagbiro. Pabiro, di ba? So, dinadaan ko rin sa biro. Oh, yun nga. Dinadaan ko rin sa biro. Halimbawa, sinabi na, oh, ganito eh, labas, ganyan. Oh, okay, labas ka mag-isa. Parang ganun lang. Simpleng ano lang. Ganun lang. Konting biro nila, biro ka din. Pero kapag nagiging seryoso na, doon ako mag-start yung deadma part. Tsaka kung bako, hindi rin lang din sa, hindi naman lahat ng gay ganun. Minsan kahit yung mga ano din, depende mga din babae, sa kahit siyang babae din, pag di mo rin din talaga trip. May mga pabiro kang, wala ka nga dyan, yung mga, wala ka dyan. Pero nagigits na rin naman nila. What makes a girlfriend material? Let's start with Dior. Ako Kuya Da, gusto ko, nami-meet ko yung friends nung kumbaga ano, may circle ko na ginagalawan niya. Oh, ganun. Pero ako kasi, gusto ko yung girl talaga, sobrang magalang sa parent. Sobrang turn on talaga ako pag yung magalang sa parent, close sa nanay o sa tatay, ganun. Girlfriend material. Ang pinaka tinitignan ko talaga dito yung kung paano siya mag-handle ng mga ano, klase ng situation, kahit ano. Relationship situation with the family, in general ah. Kasi ako ano eh, nahihirapan ako sa pag-handle minsan eh. So pag parehas kaming ganun, ano mangyayari sa amin, di ba? What about you, Gab? Actually, same kay Pao yung sa akin eh. Kasi na-experience ko dati yung girlfriend ko nun. Which is, hindi ko alam kung girlfriend nga kasi hindi naman masyado seryoso. Pero syempre, ako, di ba? Nag-showbiz. Iba yung environment ko sa environment niya kasi siya estudyante. Iba kasi yung sasabihin niyang naiintindihan ka niya sa talagang kaya niyang intindihin yung mundo ko, alam mo yun kaya. Iba yung nare-reflect ng actions niya sa mga situations. Kumbaga yung contradicting yung sinasabi niya sa napapakita niya sa akin kapag magkasama kami. Would you date your friend's ex? Wow! Sobrang ano ko talaga. Sobra kong magpahalaga sa ano, bro code. Kahit hindi na masyadong ano, hindi talaga. Kahit kakilala ko lang yun, basta alam ko na ano niya to, magsistop ako eh. Basta malaman ko na may something na nagkoconnect sa amin, may someone na nagkoconnect. Awkward na experience ko dati, nagkaroon ako ng crush sa ano, yung tropa ko, pareho kami nagka-crush sa isang babae. Ngayon, parang nung time na yun, naging jowa niya na yung tropa ko. Tapos nung naghiwalay, nilalandi ako sa chat. Pero kahit nakikitan ako dun, kahit naging nagkagusto ako dun, kasabay kami ng tropa ko, hindi ko talaga pinansin ko eh. Kasi mas importante sa akin yung tropa ko eh. Kasi kesa yung babae. Okay. Sa akin, Kuya, kasi eto yung nangyari nung nung high school ako. May kasali kasi ako sa dance group nung high school. Tapos meron akong kagrupo na babae na maganda siya. Kasi nagagandaan ako sa kanya, pero not necessarily na nagkagusto ako sa kanya. Tapos, yung best friend ko nung high school, sumali siya dun sa dance group ko. So, nakilala niya yung girl na yon, yung maganda nga. Tapos, naging sila. Parang, ang naging tingin ko na dun sa babae, parang
kahit na dati possible na magkagusto ako sa kanya, nagbago lahat, parang naging kapatid na yung tingin ko sa kanya kasi naging girlfriend siya nung kinakapatid kong best friend ko. Do you guys bring rubber on a day-to-day basis? Pau. Pau. Alam mo na yung pau? Hindi. You don't. Ano lang, marami naman convenience store. Kung sakali man, di ba, na mapalaban, bili ka na lang ng ano, ng sandata. Stop over muna. Okay, dad, di naman ako nahiya bumili. Hindi ako, wala akong stock. So you don't bring literally na nasa pocket mo talaga? I don't bring. Pag lumalabas ka ng bahay? Hindi naman, hindi naman. What about you, Gab? Ano yun eh, parang something, ano, pag nakita niya, umaasa ata ito. Oh, parang ano, sa babae, pa. Parang turn off sa no, sa akin naman, as from a... I mean, ano, practice safe sex pa din. View, parang mas ma-appreciate ko yun kasi ibig sabihin, kumbaga, responsive. Safe. Oo, oh, safe talaga siya. Pinaghandaan niya. What about you, Gab? Do you bring? Hindi. Hindi rin. Kasi ako ka, hindi ako yung tipo ng tao talagang nakikipag-date. Kaya para sa akin, hindi ko kailangan. Kasi my next question is, dapat ba ang babae ang magdala or ang lalaki? Uy, na-experience ako dati, Kuya, na babae yung may dala. Siguro parang, feeling ko parang ang weird na yung babae magdadala kasi hindi naman siya yung gagamit, di ba? Ako nga, nagulat ako yun. Uy, pero ang babae ang talunan, if ever, pag hindi siya magdadala. Kasi, pero hindi lang sa usual. Oo, hindi lang usual siguro. Kumbaga hindi siya, ano, hindi siya... Alam mo yung mga babae hindi pinanganak kahapon? Yeah. So, kapag may date na, alam na nila agad, may chance. Pwedeng mangyari to o hindi. Ganun, alam mo yun, ready lang siya. How often do you think about sex, guys? Nung kabataan ko nga. Lagi, talaga. Hindi siya araw, hindi ko siya araw-araw. Pero hindi naman siya araw-araw ko sa iniisip. Oras-oras. Yung panahon talaga, no? Extreme. Oo. Mas extreme pala yun. Ayun nga, as you grow older talaga, parang naiisip ko na lang siya. Na gusto ko siyang gawin dun sa may feelings. Dior. Ganun. Kapag nung high school ako, sobrang okay lang ba mag-draft ng term? Parang sobrang as in horny, ganun. Talaga palagi. Yeah. Yun nasa isip ko. Kasi lumalaki. How old are you right now? 22. My God. Mga bandang 17, 16. Ganun. Yun yung age natin, di ba, na talagang Pero nung lumalaki na ako, syempre ingat na din tayo. Wala naman kung kani-kanino din, 'di ba? Mas masarap gawin 'yon kapag mahal mo 'yung babae. What about you, Gab? How often do you think about it? Same lang nung ano ko 'yun nung high school. Parang literal lang naman na naiisip, parang nai-imagine ako, kumbaga fantasy. 'Yon. Ah. 'Yung mga fantasy, mga imagination natin. Pero 'yun nga, hindi ko siya kasi na talagang na experience ng todo-todo until nung noon nga, 'yung nakwento ko nung last episode. Tapos ngayon, parang sumasagi siya sa isip ko pero not necessarily na hinahanap ko siya na gusto kong gawin with someone. Guys, would you break up a girl who is bad in bed? Yeah, because I think it's very important to have a good rapport, a good chemistry with your partner in bed. Because, I mean, sex plays a vital role in a relationship. So, if the girl is not so good in bed, would you break up with her? Ako, yeah, that... Preference ko ah. Gusto kong medyo bad. I like it bad, parang ganun para sa akin. Sa akin hindi, kasi parang mababaw siya. Lalo kung mahal ko yung babae. Kung sa bed lang naman yung pag-uusapan, sasabihin ko sa kanya yung preference ko, tapos kung kaya niya mag-adjust or i-accept na rin yung gusto kong gawin niya. Pero di ko be-break ka niya. Alright. Nabababawan. Kahit ako ganun, hindi kailangan i-break talaga. Kasi natututunan yan eh. Tsaka... Natututunan. Tutorial 101. Oo. Yung pang next video namin. Joke lang ako. Based on experience din kasi. Alam mo yung ano lang, parang gulay, nakahiga lang. Meron ganun talaga. Gulay. Parang sige, bahala ka na dyan. Yung ganun. Ikaw lang yung gagalaw. Wait, so if the case is like that, would you still continue the relationship? Or you that would be a ground for breakup? Hindi, tutuloy ko pa rin. Tuloy ko pa rin yung relationship kasi yun nga eh, natututunan yun eh. Kasi alam niya na po. Habang tumatagal nun, nagugulat na lang ako sa mga ginagawa niya, iba natututo to. Uy, kabila ka na pinupukpuk na. Oo. Ikaw ka? Ako kwede hindi. Hindi, wala hindi. Lang. Feel ko lang parang kaya ko siyang tanggapin kahit na bad, kahit na hindi siya marunong. Is it a turn off if the girl is not good in bed? Siguro turn off pero not necessarily na magbabago yung tingin ko sa kanya. Ako, hindi turn off sa akin. Hindi, sa'yo. Sa akin, neutral. Hindi siya turn on, hindi rin siya turn off. Okay.
Is it a turn off if the girl sleeps with you on your first date? To elaborate pa lang, first date pa lang, tapos pumayag na agad. Pau, I see you. You're excited to answer this question. Okay, okay. Let's go, Pao. Ganito kasi yan, may mangyari man sa inyo sa first date talaga. O after ng, or sa fifth year ng relationship nyo. Kung aalis yung lalaki, aalis yan. Same lang. Ibigay mo man sa kanya agad o hindi, aalis at aalis yan kung aalis yan. Uh-huh. Di ba? Halimbawang may nangyari sa inyo first date, pero nagstay siya ng 10 years sa'yo. Hanggang sa kinasal kayo. Eh yung naghintay lang siya ng 5 years na niligawan ka, tapos naging kayo. Nung binigay mo na, biglang nagloko. Same lang siya. Sa akin, kuya, turn off. Hindi turn off. Hindi. Kasi sa totoo lang. Nag-expect ka rin ba during the first date? In-expect mo rin na you will lead into that? Kasi movie? Nung nag the way pa lang, ma-feel ko na yan nung usap pa lang kami sa socmed eh. The way kami mag-usap, di ba? May mga ganun. So, kung first date, pareho naman namin ginusto. So, ba't ako matuturn off, di ba? Okay. Tsaka, like what I said din kanina, sa totoo lang, amin ako medyo liberated talaga akong lalaki. Kasi, ako prefer ko din naman na yung babaeng medyo liberated din. Ako, Kuya Da, hindi siya turn off. Kasi, ibig lang sabihin nun kung napunta kami doon sa moment na yun, ginusto namin parehas. Pero, ako kasi, personally, mas gusto ko kasi sa first date na low-key lang muna eh. Ayoko muna dun eh. My last question for this episode is, how often do you get a boner in a day? This is the finale question. May logbook si Pao nun eh. Pao. Ano lang talaga? Pagkagising. What time is that, normally? Kasi iba-iba tayo ng gising. Sa bagay. Oo nga naman. Tsaka pari sa mga nanonood na nasa ibang bansa. Kasi nagigising ako, 10 a.m. O, ganun. So every 10 a.m., iisipin ko na is having a boner. Right? pag na-check ni Kuya Dai phone, 10 a.m. na, kamusta kaya si Pao ngayon? Ganun. Makapalagi niyan. Okay, sige. Tsaka yun lang. Kunyari, manonood ako ng Alam niyo na yun. Okay. Ako, Kuya Dai, minsanan lang ako mag-boner pag morning. Sobrang boner talaga ako pag yung bandang 6 p.m. Paggabi. Di ko alam kung bakit. Di ko. Kahit ako din naman usually yung mga... Palapit na ang TV Patrol, nagbo-boner. Hindi ko naman si Molly de Castro. Hindi, ang fetish mo pala mga news na. Hindi yun po. Paggabi, kuwenda. Di ko alam, pero yun din yung time din na napag-usapan nga natin sa first episode na yung pag-masturbate. Yun, ganong time lang din talaga akong madalas. Paggabi. Pag umaga kasi, dami kong ginagawa. Kumakain, nag-workout, minsan labaday ko pa, lalaba ko umaga. Pag yung natapos ko lahat ng gawain sa gabi, yan na yung may time na ako sa sarili ko. So si Dior kapag mga 5:30 na ng hapon si Dior, wait lang, lalako na yung pinto, ready na ako. Pag-relax ka. Pag-relax ako. Mas nagtitrigger. Oh, ganun. Pag narinig, yung wala ko iniisip. Ay, pero Kuya Da, kasi parang na-enlighten ako. Kasi hindi often na may... nakakausap ako about sa mga gantong bagay eh. Na-discover ko na magkakaiba din pala ang lalaki. Time zone. Hindi lang sa time zone, sa yung pati mood. Sa instances, sa mga situations. Kasi ako, walang oras eh. Means may times na pagising, tapos meron naman times na ito yung feeling ko weird na gusto ko ding malaman sa ibang tao. Kasi ako minsan kapag, kunwari, puyat ako, tapos parang, alam niyo yung feeling na parang gusto niyo mag-una tapos yung buong katawan niyo parang gusto niyo i-stretch. Tapos yung dugo niyo dadaloy sa buong katawan. Parang pati siya nabubuhay. Nadadaloy ng dugo. Alam niyo na po yun. Oh, yun hindi ko na-gets. Tapos magsistay siya ng ganun ng mga ilang minutes ng hindi ko alam kung paano. Kaya yun yung pinaka-tinakabahan ako kapag nasa labas ako. Minsan kapag nasa malamig, yun yung isa sa pinoproblema ko. Bakit kayo pag malamig? Ako pag malamig, di ako binubone. Ha? Pag malamig, man, hindi talaga. Parang, hindi ako pag... Pag medyo warm yung lugar, doon ako mas na. Balikan ka namin mamaya, Kuya Da. Bonus last questions na, because curious talaga ako dito. Would you tell your girlfriend that she smells bad? Ako, sasabihin ko. Sasabihin ko sa kanya kung ganun naka-deep yung relationship namin. Ang hirap sabihin sa kanya yun na parang bago pa lang. Kasi
pwede niya ma-misinterpret yun, tapos mag-ugatan ng sobrang laking away. Oo, pero pabiru lang. Kunyari, uy, kulitan ka lang ganyan. Sige, ligo ka na. Hindi ko alam kung paano eh. Siguro pag nangyari na lang. What about you, Gab? Ako kapag ano siguro, yun nga, tulad ng kay Dior, kapag nasa stage na kami na sobrang open na namin sa isa't isa, kasi hindi siya big deal na gagawin ko ng issue. Siyempre, ako, bilang boyfriend, gusto ko din siyempre na maayos yung hygiene and sanitary, alam mo yun? Kasi hindi naman porket, hindi lang yun basta amoy eh. Nasa katawan din na yun na pwedeng mag-lead into something na pwede siya magkasakit, di ba? So, sasabihin ko na lang. Pero siyempre, kapag bago-bago pa kami, kailangan ko munang tiisin. Oo, kasi nakakatakot din kasi... Kasi kung bago pa kami, sino ba naman ako para mag-ganon sa buhay niya, di ba? Oo, baka pag-ugatan niya rin ang insecurity niya sa sarili. Ako naman, from a personal point of view, I would appreciate it if a guy would tell me, regardless kung gaano lang na kayo katagal or kabago, I would appreciate it if the guy would be honest enough to tell me that, hey, you smell bad, hey, blah-blah-blah. Kasi at least... alam ko na nag-care talaga siya sa akin, na hindi ma-experience or hindi ako ibabash ng ibang tao outside our relationship pag nasabihan niya ako. Kasi syempre, magpa-practice na ako ng proper hygiene and all that. Pero pag pairalin mo yung nahihiya ka or naiilang ka, kawawa naman siya. So guys, thank you so much for joining me this afternoon. And sana magkaroon ulit tayo ng chance to have a collab again. I hope you guys enjoy the video. Until my next vlog. Bye guys! Bye! Thank you so much! Yay!